Hi, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back po sa ating channel, Davao Music Scene. Nung mapanood natin ang performance ng Fifth Avenue, sigurado ako nagustuhan niyo po yung performance nila. Though, yun lang po ang nakuha nating mga tugtog nila nung panahon na yun. But I'm sure, talagang maraming mga kantang napaka galing nila na, you know, makikita mo yung galing nila pag tinugtog nila. Somehow, pag binisita mo sila sa mga bars na tinutugtog nila, tiyak magugustuhan nyo. Sana po tangkilikin nyo yung mga banda natin dito sa locally here in Davao City. Supportahan po natin. By the way, so eto na nga po, ibibigay na natin yung interview session po namin nitong Fifth Avenue. Napakakwelang grupo po dito. Masaya po silang kausap at marami rin po kayong matututunan. Marami kayong maririnig tungkol sa kwento behind the scene. You know, kung ano yung mga buhay-buhay sa kanila, tungkol sa kanila, sa bawat isa sa membro, sa buong grupo. At pagkatapos nito, meron akong gustong i-welcome back na sariling atin, banda na nagmula talaga sa atin dito sa Davao City. At alam ko, gustong-gusto at mahal nyo rin ang bandang ito. By the next videos na i-upload ko rito, tungkol po ito sa kanila. Supportahan po natin sila ulit, right? So, without further ado, ito po. Fifth Avenue! Ah! Alright, well, gusto ko magpasalamat sa inyo guys. Nakitaga ko din yung chance na may istorya tamo karong gabi o na. First question, at least paila-ila man lang sa uta mo. Mga members, gikan sa Lindon keyboard, CJ vocalist, Ireels vocalist, John bass, Revelo drummer, Anjo guitarist. Yeah, yan ang member ng Fifth Avenue. Alright, well, ang first pangutana is pwede rin nyo i-share ang story of the band. How the band started, like, giyosan ninyo pag-pursue ang music na magtrabaho ka mong sabay-sabay tanan. Well, ang banda kid is na So Good Youth nga 2016, tapos ang original na member is kami na lang duha ang nabili na original, no? Tapos na buo migbalik atong pandemic, pagbalik pandemic tugtog, dato na po na kuha na po may bagong member kaya. So nagtugtog mo atong pandemic? Pagtugod-sugod pa lang, trio pa lang acoustic ang panato katong pagtugod-sugod yun sa tugtog. Kumusta atong pandemic? Alisod, wala gaya tugtog. Oh no, mawa na ang kalisod sa banda. Well, ako niyagi po dahil na wala na akong experience. Kung sa experience na wala trabaho tungkol na itong pandemic. But of course, unsa na mo kadugay, gali? From 2016, nice. Ang kanina ko po, unsa na ni kadugay? Almost 3 years. Ako, bako lang dito sila. Kay, nakita lang ko nila sa dala, natulog ko sa San Pedro. Ila akong gilisan. Natulog ko kanjo. Dalam balay ko gatulog na yung gitarista na mo ba? Ako nagigan. Ha? Sa rehab. Kasi kiko may gigag rehab. Pero in fairness, nindot mo malugtog ba? Limpyo. Nice kayo. Naminaw mo dyan ko. Para dyan. Siguro. Okay. Kaya na nagsasari. Bula naman yung siriwet yun. Aba ko rin. Ang atong next question dire is, kung sa'y kalahian sa inyong banda in local music scene dire sa Davao, kung saan ninyo pag-describe ang inyong unique sound and style? Actually sir, tanan banda nagi same lang kini quality sa tugtog pero lalay po ng genre mo ingon man talag variety pero nagi kalahian nagi o giyo sa atin yung paglahi tungod gyapon sa mong keyboardista. Ako na lang kami ako sa pag nakatalag unique para sa gay it depends yung
gyapon na unsa imong spirit na ginahatag sa stage pa. Kasi yung sa classic music, of course, if kabalo ka, sa butang ang spirit, ada ng genre, hindi lang po dapat ka matugtog para sa mong kagulingon. Dapat tama. Tugtog ka nga na sa stage, kabalo mo ka nga na nagtanaw, para sila ha. Dili nang tugtog kay kwarta ra. Lagi yung musicality, di ba? Dili lang tugtog kay kwarta. Kinahanglan kayo po kwarta. Kinahanglan kayo. O, muna ang ganahan kayo, may kinahan mong kiborista. Alright. Well, kanina ano, bilang individual, kinsa po ang inyong ano, biggest musical influence? Individual o of course as collective, tibuok na banda? Kailangan pangutahan na kay Check Hey. Kailangan pangutahan na kung ano, kailangan nilayami influence. Pareha na sila, mga influence sila, rock, mga ballad, na lay-lay me kay ang uban po sa mga composition na ako, influence ako is Bisaya man. Ako mga Bisaya, music mo lang influence. So, as part po sa pangutana kanina, kung sino naka-unique sa mga is kanya-kanya may influence, pero amo lang siyang gimix to come up with the Pip Avenue nga tunog. Why are you still spoken in? So, nag-jive yun bawat isa, no? As tibuok na banda. Ikaw, saan ba dati yung influence? Ang nag-influence ako, sir, dati, nagpuyo ko sa Tagum, sa Untita. Every time magabuntag, magpasawa siya siya, rockstar, permanente. Tanan mga kanta sa rockstar, memorize na ako na, sir. Rockstar, saka itong sila Paul Sapiera. Ladies and gentlemen, Paul Sapiera. Sir. Kung para sa ko ako, sir, kuan ko sa influence ako rock music gud kuan pare sa putay. Number one kung sa Pilipinas na banda sa tuwa so Slap Shack, Greyhounds, mga nana. Kung diri sa local pod ang influence ko kanis sila. Oo. Dukes, Daybreak pa dati. Oo. Okay, makitaan pa namo sila. Dati pa gid. Oo. Muna sila, muna nga. Shut up. Ikaw, siya influence pod nimo. Yes sir, ako influencer na ako dati sir. Kay dati mang god, sa wapa ko nag-start og van. Nag-appage ko mga singing contest. Yes, mo dyan akong rocket dati, sir. Mga Celine Dion, Whitney, mo dyan ako, sir. Malam mo reset ke. Ay, isa po na sa akong mga favorite na singers dari sa Pilipinas, si Morissette. Nice, thank you. Ikaw, sir? Ako, sir, classic rock ta alternative kan rock. Mula na ako mga kan, the wind spot na kan. Isa man ka, isa sa mga biyador man eh. Right? Excited. Dili. Ako same influence. Rock music. Like, kung diri Slap Shack, ana, niya sa foreign siguro, mga Metallica, ana, mga inana. Well, nice to, pero akong paminahon, bawat isa sa inyo, instrumental, ma-adapt ninyo, mabutang ninyo ang feel sa isa ka-classic genre ng music. So, dili lang kayo na-stick mo sa rock lang inyong feel. Dili. Ma-feel na ako na makita na ako. Oh, nice, oh. Mabuhi niya ang feel na yung ganyan ng genre. If ma-apply lang ang rock sa tugtog, if ever nga, ang dagad sa kanta o ang crowd makuha ano yun na marag. Ma-feel mo na mauubang sa ikining sunod ilabay ba? Tama. So, thank you so much. Ang nice na to. Ang next na to na pangutana diri is sa personal level ninyo, unsa yung mga kanta na paborito jud ninyo na i-play live? O nga, no? As a group. Chicago. Kaya ko mismo kuha mo ganyan. Sa kulay backup, sa kisara isa. Namina ko. I agree. Ang sa kuha, sir, duets nila. Sa na duet? Hanggang ngayon, mga ana ba? Ikaw mong singer? Ikaw doon? Ay, ang singer. Kuhan, sir. Ang ako, sir. Katong kanta ni Jovit. Katong sana yung magbalik. Oh. Kapag pag makanta mo ko na, sir, kay pag makanta mo, rag feel na kung ako mo yung nasa kanta ba. Ikaw si Jovic. Kaya kanta niya, mamakaway sa champion. Oo. Dili, sir, kay mamagin akong gi-concert, mamagin akong pangandong yung kantahon ako sa big stage. So, nakanta gina ako sa sir sa Showtime. Na ihugot, yeah.
murag kuan gid ba murag murag basta na murag nagi something sa kuan nga kanta kay pagdungog na kuan na kay isa magud na siya sa ibuhan ng kanta. Ang actually nagbota nga kanta si Ato Arman na meet na po na ko na siya. Oh ba. Niya niya akong gi pangutana na sa likod sa EBS-BN to dati nga time na pero kog show time nga. Ana siya first time daw nga naining laban sa iyang kanta nga pareha niya Bisaya. Nice, nice experience. Panagsara experience na yung nga na ba, di ba? Ikaw po. Ako, sir, same ni sir, katong duet na mo. Kay, oo, pag once na mo to siya ginakanta, malabay kahit dili siya request sa tao, makuha siya na mo ang kiliti sa tao. Tapos mapiling nyo kung usap tong bagay para sa inyo eh. Diba? Ikaw, sir. Mga duet nila, sir, kay guwapo yung chemistry, manggod yun eh, magkanta sila sa duet. Which is I agree, kay namino mo yung puto. Ikaw, sir. Ako, sir, kay lahi. Itong Saving All My Love. Saving All My Love. Kailangan ko ito sir kay maka dula-dula mo niya. Ako pa yun na. Okay, ikaw ba nag-intro? Mura critical po kayo na situation pa, no? So, kanya, baghan nga pangutanan. Kasi mara yung pinaka-reason na ni nga channel. Gusto nato na may sgutan sa tao ang mismong musikero. Dili lang kay basta ang music itself, but behind the music. Bilang mao niya itong pangita, inaunsan ninyo pagbalansi ang inyong pagpangita through music with your personal life. Commitments, buhay, ganyan. Sir, para sa kwan, sir, no? Tagsa-tagsa, may kinabuhi eh. Para sa kwan, single ko, wala pa ko gibuhi. Pero naglisod ko gyapon. Kahit, dili magod ni mo maingon nga, biskan pag ang kinabuhi, wala kahit ang obligasyon, dili na ka magka-problema. Oh, problema man ganyan ang mga kuan mo nang tama. Ginao sa nimo. Ako sir as a father of 4. Tapos na ako'y kuan 10 months old karon. Youngest na ko, na ako'y 7, na ako'y 8. Nya na po ko'y 8 pob sa lahi nga mama. Nya nagapadala po ko siya so as a dili man siya minimum wage kay ang minimum wage is pila ba 450 karon 400 500 sa mo magod sa band magperform mi so minimum wage na mo is 700 pesos sa ubang bar is 900 pesos so makaingon ko nga lahi mi sa mga minimum wage earners na mga tao nga nagtrabaho 8 hours a day pressure sa utok. Hago sa trabaho, wala sila time silang pamilya. Kay trabaho sila. Unya, para sa mo, advantage. Ang disadvantage sa mo is pulaw mi. So, pag pulaw ka, ay mong lawas. Pag lahi ra gyud ang tulog sa gabi o sa buntag. So, lahi gyud, madali ra kakapyutan o sakit. Sipunan ka! Wala na, big deal na kay na. Bagawan ka, big deal na kay na. Kalinturahan ka, big deal na kay na. Wala mi health benefits. Even though dako mig sweldo lagi pero kung magbinulan mi og ganang hatag as a self-employed mga sa mga benefits pwede lang yapon mi kay 700 minus butang na to og hatag mi og 300 contribution kung sa kuan pa kay isa lang na ka butang na to SSS pwede yapon 400 lang so oh pwede pa inana pa niya pag-ibig so samua lisod kay wala mi okan mi freelance pero wala mi support gikan sa nga na magbayad sa mo ang inana ba nga sa ko ako sa kong personal nga gina halimbawa karon nakatugtog 700 pagkaugma na baon sa kong mga bata napa di koy arawan na koy arawan pagkaon na lang buntag pamasahe pa lang ko in the next gig so kurot gid ja unlike sa mga laing kuhan nga, ilang sweldo, sinima na. So, sinima na. Oh, 15-30. Listen kayo, masayain na nasa mo. Okay, everyday me. So, magasto na mo sila pagkaugma. So, ang uban ba kay kanang saki-advit sa kinsi pa, magkautang-utang pa sila, ano? Agree ko na, mauna ang purpose na nga channel para na siya po ha. Ato ni Panigamutan. Kada bitawong trabaho na wala sila kabalo na being a musician, mura pag nag-course.
dili ni basta mag-ulit kang gitara di ato, dali mo karoon kung mapwede ka kamo tugtog. Magsunog po tagkilay ani sa ato mga kanya-kanya instrumento, diba? Dili na siya basta-basta. At least, but ang problem is, wala na yung benefit. Huwag itang problema. Kapital. Dapat may dili ka, mahingam lang ka nga. Ah, masikiro ka, gusto ko matugtog. Instrument na mo, madili man may pwede mo palit lang ang tag-3mail na kuhan. Yan ang story. Mga na mga clients, sir, na ka nang ura-urada mo hatag o kinikipin niya. Ang ngiyokon ba? Para masabkan po nila, sir, nga. Tugtugi may diribi. Libre, libre mo kahon, libre mo inom. Ya, ay, dili mi, sir, kay kuhan. Ah, gusto man mo eh. Anahon, gini mi, sir. Pasakto na mo sila. Among gamit is worth na siya 20k, 50k, 40k. Pataas. So kung mutugtog mi sa inyo, libre ka on, libre inom, sabalay na lang mi. No, di naman ingon nga, nagpabayot din mi always. Libre na gini. Libre na din mi ka on, sabalay. Kuhan, pero nakapital mo po gini. Alimbawa, practice na mo. Outfit, practice na mo. Sa mga tagayaw studio, kabalo ni sila ni. Ang oras sa studio karon nag-range between 200 to 300 per hour. Unya, sir, ito naman nag-isa katrabahante sa walo ka oras. Chip ina na muna, mag-practice mi. Dili yung pwede, pwede mag-practice, isa lang ka oras. Nala sa 2 to 5 ka oras sa mag-practice. So times 300 na muna mong kapital para malabayan sila gwapo na kanta niya. Ano lang mi, libre ka ako, libre inom? Ang ina siya, related kay Kuwana. Kasi dili ni siya basta, course food ni siya. So wala lang sila kabalo na usag yung behind nani. Mauna, natakaroon para at least mapabot na ito sa ilaha. Well, salamat kayo sa iyo ang sentiment, sir. kanilang, nanapamuhi na agihan na mga challenges sa banda. Yung sa ginili pag-overcome. Diligid mali kayan sa matag-usa sa mga kailay. Lahi magbatasan ganun niya. Mga muna challenge ko sa banda. Ang taon niyo, mag-handle sa inyong batasan nga. Magkauyo na i-gap. Kung na ibig kanya-kanya dapat bawat isa accept, i-accept lang bawat isa, then sabtanay lang, ano lang, di ba? Magkano, magkainabot lang mana. Ang importante, siguro, magkaiusa mo sa inyo ang goal. Ano ba, di ba? So, pwede ba rin i-share ang inyong mga upcoming events sa atong mga fans ninyo niya sa aming paminaw? Ba't ka lang mga regular guest? Monday, nami sa Cowboy Ranch. Tuesday, nami sa D-Twain. Wednesday, nami sa Charge Place. Thursday, Shuttle's Dream. Friday, Dria sa Party Space. Saturday, D-Twain. Tama, kita-kita kayo. Then, pao na yung pag-Sunday, Family Day. Nice. Puno, puno, puno. Puno, puno, babi. Luwamo na lang, bigwan na. Pagkita mo yung Family Day. Para sa Family Day, ba? Sige, sige. So, last na lang, sa mga aspiring musician niya, ano mga gusto magtuon, gusto maabot na inyo yung tabot, sunod sa inyo yung linya, kung sa'yo yung maikatambag ninyo sa ila. May sa akong grupo, ako man pinakabata yun. Then, yun eh, sa akong nagyan, sir, lilit pa basta na, sir, ay, okay. Taas-taas na po nung gagawin, abot po nung time yung kanan, i-down yung kapag ayun. Importante pa, magduha ka, maglipo ka, piliyon yung mabang pangando, yung mabang gusto, or yung mabang personal life. Busy rights, antos nito. Apat po sa time, sir, ang nagpagigid po sa kining utog-tog kang libre. Ala, luya po doy. Mga aspiring musicians, ang maingon dyan ako is, practice lang, practice. Ayaw lang sa guan kung dili ka sure, practice lang sa dyan, practice. Mabot yun ang time nga para sa imo o gusto yun yung mabot yun. Same lang yan, sir. Practice lang, sir. Para gusto ka mabot yun mo yung mga goal nga maging out ka kaya sa kuha sa singer. Practice. Oh, sir. Practice yun mo. Kay magkan. Sa kuha, sir. Practice tapos batasan. Batasan. Mora. So, iandang yun ang batasan para iwasan yun ang mga illegal na droga, ganito, sir.
artista kasi, well, acting, ganyan siya naman na. Kaya, ang perception so bad. Banda. Hindi na siya tinood, hindi na siya tinood. Well, eh, isa po siguro. Pagpili ko, Adi. Siguro isa pa is maybe just to keep our feet on the ground. Whatever happens, makabot ko sa dito. Humble, be humble. Ano lang, diba? Kitan sa mga tao, ulo, doon nag-tattoo, ulo. Pasubok, ulo, inani, ulo. Ulo, dagang gagawin na nang sa kwan. Layan na yung pagsabot ng mga tao ba, pero amo, trabaho ra na at the same time, passion ko na lang mo para sa mong pamilya, sa mong sarili, sa mga tao ko. So, no to drugs, cute. Alam kita siya. Limpi lang, trabaho lang ta. Judge the cover by its book. Tama ba to? Tama, tama. Mama to, no? Sige, sige. Well, salamat kayo. Thank you sa inyong time nagyatag sa ako. Ikita ko din makaligtan, but ato din palikamutan para sa ato alitanan. Right? Thank you. Thank you.